Ayun, isang mapagpalang Sabado na naman po sa ating lahat. Welcome po muli sa ating channel. Ayun, kaaliwalas ng araw. Ayan, walang kulimlim. Ayan, ganda sikat ng araw. Ito po yung ating DIY na kalantin natin. Ayan, sinakpan ko para lang kasi ito hindi naman umulan kagabi. Ayan siya, oh. Nice ko na rin yung lupa dito. Ayan, sana successful. Medyo maliit nga lang, naliliitan ako dito sa exhaust niya, eh. Sabi nga ni Sir Leonides, shout out po sa inyo Sir Leonides. Yun lang po kasi yung available na ano ko, eh, scrap. Ganap nga po sana ako ng medyo malaki yung kahit 2.5 or 3 inches sana. So wala, eh. Pwede na siguro ito. So yan, nag-moist dahil tinakpan ko, eh. So hindi pa po pwedeng gamitin ngayon, ha, dahil hintayin po natin yung kanyang curing time. Tuyuin po muna natin. Igi! Gutom siguro. Gutom ka, Igi? Naku, wala ka pa naman. Wala pa naman tayong dalang pagkain. Ito, sa lago bang gusto mo? Yan. Sige nga, kinain nga. Sige, kain mo. Kinain niya sa lagubang. So yun, ang tatabay lang po. Tingnan natin mamaya yung magtatanim ng kamote dito. Ano, nispread na nila yung kanilang mga ano, binhi. Yan, pakita ko sa inyo kung paano yung way namin ng pagtanim ng mga kamote dito. Yan, oh, bali pinastable nila uli yung tatamnan, eh. Yan, oh, para malinis. Bali pangatlong araro na yan, stable. Yan, oh. Kasi para siguradong malambot at wala nang ano, kasi pumutok na yung mga binhi ng ano, damo. Dahil panayang ulan, yan, at ano na, pumutok na yung damo. Kaya pinaararo nila ulit para matakpan, yan, oh. Linis, oh. Ang sarap magtudling niyan. Sumunod pala, sige. Ito yung mga binhi nila, oh. Ito yung mga panlipat talaga. Yung ano lang, may talbos. Yung mura, yung murang dulo ng ano. Yan, ganyan siya kahaba. Tapos itutudling dyan, sa ibabaw ng tudling itatanim. Yan, oh, may nagtutudling na. Si utol yata yun, eh. Namaya pakita natin. Ito muna tayo sa kubo. May bagong supang na yung mga ano natin, oh. Tanglad, oh. Ayan, oh. Ayan. Bagong supang na yan. So, ibig sabihin, buhay na sila. Ang dami nito. Ayan, oh. Malusog yung ating patola. Yung tinanim ni Mrs. Tapos itong tinanim niya ang mga kamote. Ayan, palagay ko. Tutubo na to. Yan, na-champuan sa ulan, eh. Yan, walang nalanta. Pati yung kamuting kahoy natin. Ayan, oh, may supang na rin, oh. Ayan, oh. Ayan. Sa liwa, ayan, oh. Ayan. Hoy, Whitey, huwag mo nga pakan. Buhay na nga, eh. Ito, oh, maligoso. Ngayon papait, gumulang lang. Ah,
May ube, may isang ube dito. Yan o. Yan, ilagyan ko ng gapangan. Oh, may makukuha na palang talbos dito eh. Yan o. Alis dyan. Tapos ito, yung nilipat ko na bureau ito, hindi na namin ito tatalbusan. Ah, hintayin na lang natin maglaman yan. Total, marami naman yung nilipat namin na pangtalbus talaga. Mga saluyot. Tapos ito, pechay o mustasa, hindi ko alam. Hindi ko na matandaan eh. Tapos dito, di ko alam kung nakapagsabo ko o hindi, ba't walang tumubo. Samantalan dito, ang kapal eh, oh. Tara, umpisa na. Yan, nandito tayo sa taniman ng kamote. Yan, oh, tinutudling na nila. Dito itatanim yan sa itaas ng tudling. Tutusok. Yan o, dalawang kalabaw. Ito lang pala, tatam na. Ito pala hindi kasali. Baka mais yung tatanim nila dito. Yan, hanggang dito lang o. Kaya pala hanggang dito lang yung inararo. Yan o, diretsyong diretsyo ah. Parang minaki na. Dalawang kalabaw. Ayan o. One karabaw power. Lakas o. Wala ako sa atam ng diangan yun. Mais na? Ayan o. Ayan si Utol pala yung isang tumutudling. Saan pa rin tatanam? Ayan o. Raro lang. Mano-mano. Magkataklob lang. Tudling. Ihuhuli pala to. Pakamote rin. Wala pa yung nagtatanim, nagakot pa raw na ano, yung talok o yung binhi. Kaya nilang tapusin to maghapon siguro. Tanong natin kung magkano yung gagastusin nila dito. Wala sa land preparation hanggang sa pagtanim, yan, sa tsaka yung abono. Magastos din yan. Andun na yung magtatanim. Tara, punta natin. Konti pa lang sila. Lima lang. Saka yung iba. Ang dami ng tudling ah. Ito yung mga pantusok nila. Papakita ko. Ayan o. Ito yung pantusok nila. Bali yung binhi, ilalatag dito. Nalatag dyan. Isa-isa. Tapos tutusukin ito para bumaon. Ayan o. Improvise lang yan o. Mga kawayan, pwedeng ganyan. Ito, ginawa talaga nila o. Kabilya. Ayan o. Tumudling ah, bilis ah. Lakas ng
ibabaw. Break time muna daw, break time. Oh, break time. Mandawan orang mato. Break time muna daw sila. Sasamahan natin sa kubo. Ayun yung kubo nila. Nalito pamangkin ko, kapatid ko. Oh yan, sa mga viewers ko na mahilig sa kalabaw, yan oh. Pilatisin niyo na yan. Patrabaho. Presyo, 100 Gs. 100 Gs daw. Tumatakbo ng 100 Gs. Yun, punta natin yung mga nagtatanim. Nakipagkape ako eh. Na napakwento ng konti doon sa kubo. Ano, bilis nila. Bilis silang magtanim. Ano ito daw, kontrata 6,000 yung tanim. Tanim lang, hindi kasama yung araro. Ang nagtatanim lang. Yun o, tusok na. Bilis da. Para sigurado, isang apak. Yan. Sinasampay isa-isa. Sampay isa-isa. Ay, nagsasampay. Tingnan natin. Kailangan isang direksyon. Pansyahan lang yung ano, distansya. Mga 30 centi. One foot na eh. Mga 25 siguro centi. Oh, bilis. Yan, tapos may tumutusok. Nat yung tutusok. Tatapos nila 'to maghapon. Yan. Yan pagtusok, tapos kada tusok, tinusok, sinatapakan. Para siguradong baon na baon. Lalatag. Danny Boy TV. Danny Boy TV.
kamamutot ng bureau, makabidyo na ako, kita na ako rin. Sandali, o sa'yo ba yung beta? Mga extra rin kaya. Sikat mo king guy. Lani Boy TV. Muna ako YouTube. Muna ako dili makalto. Ikit me. Panela makalto rin kaya. Sila pa nalang kasarang mamutot ng bureau na rin niya ako. Pa, sikat na ka ba? Maka YouTube na ko. Bapak tadi tebak sige sige. Yan oh, parang naglalaro lang oh. Pero masakit din sa likod diyan ba? Ayoko. Mama Marpeo ko na doko akin upo. Why? Suron balto eh. Emo si petangat siya. Sige, rap. Matal belte emo si petangat. Bilis nila oh. Bilis nila. Ganda nito, masabayan ng ulan mamaya para tayong tayo lahat bukas yan. Yung ibang nagtatanim, yung pamamaraan nila sa ilalim nito, ilalim ng tudling. Nekoy, dengalwa, lalam ne? Lalam dayos. Ilalim ng tudling. Pero mas matagal yan, no? Mas mahirap pa yun. Eh ito na yung kinagis na namin na pamamaraan eh. Dito sa ibabaw ng tudling. Tapos tutusok. Tapos ang gastos daw dito sa isang hektarya abot ng 25,000 to 30,000. Abot 30,000 pati yung pag-ukay kasi lahat diyan may ano eh. May bayad yan tulad ng mga nagtatanim na yan. Ang nag-aararo mula sa land preparation hanggang sa pag-abono hanggang sa pag-harvest. Mag-uupa ka. Tapos hindi mo pa alam ang kikitain mo dahil hindi mo alam, hindi mo nakikita yung laman ng kamote kung maayos. Tapos yung presyo ng kamote malikot din. Iba-ibang ano niyan, takbo. Kanya yung tinusok niya. Siguradong walang mabubunot. Ngayon ang tumatakbong presyo nitong kamote na to, yung variety na to, 800 yata per sako. Per sako dito 100 kilos per sack. 800 pesos lang yun. Okay, tara na sa kubo. Naipakita ko na po sa inyo kung paano yung buhay namin ng pagtatayim ng kamuti dito. Next week, yung pag-harvest naman, yun, ha-harvestan yun dun. Yung kinuhanan ng mga binhi dun. Okay. Kapag ka nakasingit ka naman sa presyo ng kamote, nako, jackpot ka. Maabot ng magit 2,000 isang sako niyan. San? 2,2 ganyan. 2,5 yata.
Yung hek, yung isang hektarya umaani yan lang isang hanggang 100 sako. Kapag tinamaan mo talaga yung laman. Biro mo 100 sako. Kung 1,000 na lang 'yon, 'di may 100,000 ka. Ang gastos mo ay 30. 'Di may sobra kang 70. Oh, 'di ba? San ka pa? Oh. Ang land preparation nga pala ng kamote ay mas madali kaysa sa palay. Ayan, pa-araro mo lang. Limbawa ito, araruin hanggang 2 beses. Una, pa-stable muna. Yan, kung malinis. Tapos, bago magtanim, yan, pinapa-araro rin ng, ano, ng makina, yung stable. Bago itudling. Ganun lang kasimple yung pag-prepare ng pagtatamnan. Di tulad ng palay na mas matrabaho. Tapos ang trabaho lang yan pagkatapos niyan, pagka nakabawi na yung kamote, saka lang aalagaan ng ano, araro. Yan, tawag sa amin palingping. Tapos pagkatapos nun, aabunohin. Dalawang beses yata mag-abono. Tapos saka isasampay yun. Naglalagay din sila ng puradan minsan pagka yun, pamatay ng mga peste, para walang gapang o absik yun, yung mga naninira. Karamihan kasi dyan mga absik eh, yung uod tsaka yung kamaro, yun ang sumisira. Dali lang naman ang kamote, 3 buwan hanggang 4. Yan, pag maganda yung kamote mo, jackpot ka. Kung maganda rin ang presyo. Yan. Sana tumama sila sa magandang presyo. Bali, sila uto lang nag-ano niyan, na tatlo silang naghati-hati diyan, yung isa yung sampamangking ko na bumibiyahe ng mga kamote na yan. Siya yung pinaka-financier nila. Tapos sila kuya si Utol. Sila yung nag-aalaga. Yan yung isa na nagtutudling. Okay, sana may natutunan po kayo sa kung paano magtanim ng kamote o paano yung pamamaraan po namin ng pagtatanim dito po sa amin sa Pampanga, Mabalacat. Sa ibang lugar iba po yung pamamaraan nila eh. Dito sa amin, yun ang nakagisnan namin. Since maliit pa ako, ganyan na yung way ng aming pagtatanim at pag-aalaga. Okay. Okay, tuloy na natin to. Yan, ilalagay ko yung kahoy na to. Tapos ito yung pinaka-runner natin sa baba. I-screwan ko na lang siguro yan. May drill bit naman akong dala na pang ano, pang simento. Yan, bali, nabutasan ko na siya dito. Ginamit ko nga palang pinaka-tox dito, ito, kawayan lang. Yan, old school style. Kapirasong kawayan lang, yan, ginaon ko dyan. Bisita tayo, pamangking ko. Ayan. Ayan, si Jelly. May dala siyang mga sitaw. Ayan, ang dami. Saka mga gulay ito. Yung spinach, pinapamigay na lang daw dun eh. Reject na nga to dahil sira kasi yung dahon eh. Hindi na kukunin sa palengke to eh. Na ano, hindi na spray yan. Nalasaging din eh. Saging lang kayo, putulan. Hmm? Maraming buto. Ayan, dami sita oh. Lapin na rin tanam mo rin ni Jet. Ito yung tanim niya oh. Makaral bunga yan.
Pila mong aldoan yun na namangkal ka? Ganito rong variety yung tinanim ko dun eh. Yun o, oh, sa gilid na yun. Ganito. Ano yan ang rin? Hmm. Kulay brown ng buto nito pagka gumulang. Melatili lakay. Okay, kaya na lang mo eh. F2 na lang rin. Yan, nilalagyan ko na ng plastic. Yun, tapos nang magkape at saka Rebisco crackers. Baka hindi na may plastic kaya delikado yan. Nag-break time din yung mga nagtatanim ng ano. Nagtatanim ng kamote. Ayun yung kalabaw. Sinilong muna dun. Tapos sorry nga po pala kay Ma'am Grill Makoy. Yan, nakala ko po lalaki kayo. Sorry po ma'am. Shout out po sa inyo. Salamat po sa suportan nyo sa Danny Boy TV. Tapos ito bahala ko lagyan din ng ano yero dito para safe tong ano. Kasi mainit yung buga nito, baka malusaw to eh. So kailangan din kasi may plastic para di pumasok yung tubig, yung angge. Ayan. Konti na lang. Ito na lang, 1 piraso na. Eh, ito pala ito, ito. Sasara na. Yun, magbasa muna tayo ng mga comments. Ayan, Sir Toto De Leon. Ang sarap tumigil sa kubo pag malakas ang ulan, lalo't may mainit na sabaw ang hihigupin. Yan ang lagi kong sinasabi sa miss ko pag uwi ko sa Pinas. Paggawa ako ng kubo, baka pwedeng ikaw boss Danny ang gumawa para pulido. Yan, tama po kayo. Napakasarap tumigil dito, lalo't pag malakas ang ulan. Ako, yun ang hinahanap-hanap ko rin po nung nasa abroad pa ako. Sa Saudi kasi, bihira ang ulan eh. Kaya ito talaga yung pinangarap kong ano, simpleng buhay sa bukid. Tapos ganyan, simpleng bahay kubo, simpleng pagkain. Yun, yun ang masarap. Yan po kasi yung kinalakihan ko. Yan, laking magsasaka po kami. Tapos sa Tigasan po ba kayo, Sir Toto? Kung pwede po, kung malapit lang kayo dito sa ano, pwedeng ako na lang gumawa kung may pagkakataon po. Tapos kay John C. Tolero, ayan, ng Jeddah, kasama ni Utol. Makakapagpa-electric ka ba dyan sa dik? Meron dito, sir, kaso medyo malayo pa pagkukuhanan ng source. Meron banda doon sa may resort kasi dyan eh. Kaso private yun, magbabayad ka sa kanila pag nakikonnect ka sa kanila. Ang alam ko 10,000 yata. Tapos bibilin mo pa yung pang drop sa service drop mo dito, yung pinakakable na gagamitin mo. Mahaba-haba rin, nasa mga mahigit sigurong 100 meters to hanggang doon. Yan, laki. Hintay na lang namin magkaroon ng ano dito, supply ng kuryente. Meron dito, kaso ano ito eh, yung transmission line na to eh. Hindi eh, naman pwede dyan eh, galing ng substation yan eh. Tapos kay Sir Leonides Alfaro, masubukan nga yung ginisang spinach, yan. Ang sarap po, subukan nyo po, kahit tigisan nyo lang sa sardinas. Okay, sa pretong isda, no? Tinapa, yun. Sarap po, lagyan nyo ng kamote. Yun. Pwede rin sa ano, munggo. Yan, masarap yun sa munggo eh. Ayun, shout out din kay George Romero ng Nebraska. Yan. Maraming salamat po sir sa inyong support at pag-antabay sa ating pong mga vlogs. Ding Hoson. Pustahan tayo, susunod nyan ay yung bagong banyo OCR. Restroom sa taga US, washroom sa taga Canada. Iba yung term eh, no? Sa Canada, washroom. Sa US, restroom. Sa Saudi, hammam.
Tawag yan, hamam. Oh, di ko pa sure sir kung saan ko ilalagay yung CR namin. Bala ko sana nung unang tinayo ko to dito. Yan, idudugtong ko na yung ano niya dito sa pinakabahay, tapos yung pinto niya dito sana. Kaso nasabi ng kuya ko, mababaw daw yung ano dito, yung sibol o yung balong. Kapag ka umapaw yung malalim na yan, yung pinakapalaisdaan na yan, hukay ka lang ng 1 foot dito, may tubig na. Kaya kapag gumawa ka ng Pozo Negro dito, di mapupuno lang ng tubig kapag panay ang ulan. So hindi ko muna ginawa. Ang bala ko dito sa medyo mataas na portion ng lupa dito. Kaso nasa harap eh. Pero bahala na pag may budget na. Pero gagawa talaga po ako ng ano dito, CR. Hindi pwedeng wala CR dito. Pagka nagpabaon ako ng tubo para sa poso, yan ang sasabay ko na siguro. Another project po yun. At another budget. Sa ngayon, wala pa. Wala mang iipunin eh. Puro tulak eh. Michael Jimenez, shoutout po sa inyo. Kasanting na po pang Dali Pulido ya po. Yeah. Maraming salamat po sa pagpuri nyo po sa ating pong mga ginawa. Yeah. Siyempre, malaking ano rin dun sa gumagawa pagka pinupuri yung trabaho, diba? Napakasarap sa pakiramdam. Yan, lalo ka sumisi pag may nag-a-appreciate sa mga ginagawa mo. Yun ha. Shoutout din kay Tricia Tuason. Sabi niya, Iggy, farmer ka na rin daw, pi Iggy. Oh, mahilig siyang mangyalam. Mahilig siyang magukay eh. Baka, ano to, digger siguro to. Ang kulit eh. Pag magtatanim ka, nakikiagawan siya eh. Iggy. Busog ka na niyan, no? Para hindi siya. Busog na sila, kumain na sila eh. Buti pa sila, kumain na. Okay, patuloy po natin yung ating trabaho. Konti na lang yan. Yun, nalatagan ko na lahat. Ayan, nasarado na. Ito na lang. Plywood na lang ilagay ko dito. Mga napulot kong mga scrap. Ayan o, tapos na. Nasarado ako na. Plywood na pulot-pulot. Ayan o, ang ganda na. Yung tambutso na lang. Mamaya alis ako. Bibili ako ng elbow. Para matapos natin ngayon yan. Para bukas, Sunday. Kaya nga muna. Kain na tayo. Yan, kain po tayo. Lagat na hito. Yan, wala po muna tayong luto-luto dito sa kubo. Yan. Lagat ito. Parang ko lang... Yung dininan ano, alagaw. Ala! Tinaktak dahil tingamitang ka. Sarap sana kung may alagaw ito. Kasi ako may nakikita ng alagaw na malaki. Kain po tayo. Yun, nakapagpahinga ng konti. Miles muna ako. Bibili ako ng elbow. Elbow na GI 2 inches. Okay. Yun, naka-uwi na ako. Ay, nakabili na ako ng ano. Itong elbow. Ayan, ito. 190. Ayan, bali. Uwe-welding ko yung ano. Sa kabila. Ayan, naka-uwi na ako dito sa bahay. Putulin ko muna. Welding ko dito, tapos ito yung nakasuksok dun sa may wall.
ito ilalabas. Yun, yan ay yan na lang natin din. Hindi mag-match yung tread nung pipe dito sa nabili kong ano, elbow. So ang ginawa ko, hiwa-hiwa ko siya ng ano, malaki to eh. Hindi po ayaw pumasok yung thread. Hiwa-hiwa ko to siya ng ano, hanggang dito sa may ano niya, thread. Tapos tinikom ko, pinukpo po itong rubber mallet. Yan. Para tumikom siya. Ayun. Ayos na siya. Pasok na. Technique lang, technique. Tapos pasok natin ganun. Spot lang natin yung mga pinag-welding niya para hindi na siya bumuka. Yun, i-spot ko na. Yan na, ayos na. Na-welding ko na. Dahin natin dun. Wow, ang linis. Naglinis si Mahal. Na-ninja move siya naman. Yun. Nalagyan ko lang siya ng pinaka hahawak dun sa tubok dito. Yan, binutas ko siya dito sa kawaya. Tapos sa sisibatin lang lang. Ayan na, nabutasan ko na. Salpak natin ngayon to. Itong pinaka ano nya, exhaust. Oh, bus na yung ano nila, binhi, kinulang. Ayan o, ayan butas. Gawa tayong clamp. Gawa tayo dito. So, sa Lunes pwede na siguro nating subukan to. Yan. Parang truck. Yan, kaya medyo in-slide ko dito para yung tubig hindi anong ano sa loob. Yon, pauwi na po kami. Maaga kami ngayon. 5:20. Ngayon lang nakauwi ng maaga-aga. Yun, tapusin ko muna po itong vlog na to dito. Sa lahat po ng mga viewers na hindi pa po nakaka-subscribe sa ating channel, subscribe na po kayo at hit yung bell button para lagi po kayong updated sa ating pong mga vlogs. Ayun, shoutout po sa inyong lahat. At bukas Linggo, it's a church day na naman. Yan, church day muna po tayo. At family day. Kita-kita po ulit tayo bukas. Ingat po kayo lahat. Bye-bye. God bless us all. Shoutout nga pala dun sa mga tropang kamote. Yan, nagtanim ng kamote dun. Yun oh. Ayun sila. Konti na lang. Natapos nila maghapon. Pito sila. Yan, shoutout sa inyong lahat. Yan, pa-subscribe na rin. Okay, paalam po.